Tapos! Ang dali lang pala na to. May bonus question na passenger. May nagpapatanong kasi, mahal mo o mahal ka? Next question. Ang paborito mo bang soap opera na napapatay ng 99% ng germs? Hindi ko alam. Alam ko lang yung ang probinsyano, hindi pa tapos ngayon. Si Cardo, di mamatay mo. Hindi mamatay yun. Dati na si Jesus, hindi pa tapos yun. But anyway, alam mo, wala akong paboritong soap opera eh. Pero alam ko lang, sin will cleanse us of salvation. The gospel will cleanse us from all our sin. When you receive Christ as your Lord and Savior, tanggal lahat. Hindi lang 99.9. The Bible says, all our sin. In the past, present, in the future sin, Jesus died for you. So if you're condemned, if you're feeling condemned of past sin, if you're feeling condemned of past fault, let me tell you something. The gospel cleanses us from all sin. And you should be assured of that. Siya ba? Nanonood din ng maalaala mo kaya. Ang hirap na, ano episode na ba ako? Oh, maganda rin manood ng pagbakalimutin ka. Parang fresh lagi. Parang episode 1 lagi. You see, when we're doing communion, the Bible says, do this in remembrance of me. We are creature of, parang forgetful tayong creature. But you see, the Bible reminded us, every time we partake communion, do this in remembrance of me. We need to be reminded of the finished work of Christ at the cross. His death pave the way for our salvation. So guys, if you feel you have to work for your salvation, you can't. The finished work of Christ, when He said, tetelestai, He's done. He's done saving us. Our role is to believe that every single day, that the gospel is there to be reminded of every day. It's not just the ABC, it's the A to Z. You should be reminded every day of the finished work of Christ. So then you don't have to be on the treadmill of good works, the treadmill of performance to God. God loves you. He died for you. You just have to accept and be reminded of that. Last twist. Tinde. Sa palengke ba, pag humingi ka ng tawad sa tindera, ibig sabihin ba may kasalanan ka? Alam mo, sa mahal na siling ngayon, sa libos ang kilo, pag tumawad ka ng kalahati, kasalanan nyo. But seriously, there's this one issue ng sin na dapat mong ihingi ng tawad because the wages of sin is death. You know what? Yung kasalanan natin, dapat pahingan mo ng kapatawaran sa Panginoon. And Jesus Christ came so that your sin will be forgiven. So guys, hindi ka man makatawad sa palengke. Dito sa kasalanan mo, kailangan humingi tawad kay Lord. Because then and only then, there'll be forgiveness of sin when we humble ourselves and ask God for forgiveness. God is gracious to forgive your sin. So, ask God for forgiveness of sin. And you'll be completely free from that. Wala namang question? Ang bira. Tapos. Ang dali lang pala na to. May bonus question na Pastor Jeff. May nagpapatanong kasi, sabi niya, itanong mo to kay Pastor Jeff talaga, I-promise mo to. Question is, mahal mo o mahal ka? Hindi ako yan. May friend kami. Sabi niya, mahal mo o mahal ka? Alam ko na sagot dyan. Biglaan to. Wala to ha, wala sa listahan to. Alam mo, I think it's mahal mo. You know why? Because love is all about giving. When love becomes getting, it's not love, it's lust. When you say you love, ikaw ang nag-start ng pagmamahal. Love is based on a decision, not on emotion. When you say you're gonna love, it's not dependent whether that person will reciprocate that love. No. That's lust. It's conditional pag ganon. It's transactional love. Love is giving regardless. That's why the Bible says in John 3:16, for God so loved the world that He gave. So it's mahal mo. Dapat ikaw ang nagmamahal. It's not based on emotion. It's solely based on a decision. I love you, period. Ito lang, lagi ko na ito tinatanong, natanong ito kay Alex Gonzaga, yung kani-kanino pa. Pastor Jeff, pakisagot na lang talaga ito. Hindi ko ito narinig eh. Ang breakfast ba pwede sa lunchbox? Alam mo, hindi pe pwede. Kaya lunchbox lang siya. Talagang pang-lunch lang siya, okay? Pag nilagay mo kasi ng breakfast, baka mapanis na sa lunch eh, okay? So, mag-invento ka na lang ng breakfast box or something, alright? Saka breakfast cereal siya, mahirap ilagay yung gata sa lunch box. But seriously, I hope to hear more questions from you guys. Lagyan mo pa na marami itong tanong. Yes, guys. Looking forward to it. Guys, baka magkaroon doon ng sequel, you know, who knows? Anong nanang itanong? Put it down in the comment section below. Follow nyo si Pastor Jeff. Subscribe kay Pastor Jeff. Follow kayo sa page niya sa Facebook. Ililink ko siya sa ibaba. So yun. Thank you guys for watching. I hope you guys were blessed by that. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and follow me on my social media accounts. Whenever you know it. Just, if my questions go, just put it down in the comment section below. Bye! Shout out pala kay, ano, okay? Bye!